kanina, ang aking pinasok ay paggawa ng notebook. Ngayon naman ay paggawa ng lapis ang aking itatampok. At nandito na po tayo sa unang proseso ng paggawa ng chocolate aste ng lapis. Sir, ano po ba ang tawag sa ginagawa natin yan? Ang tawag natin dyan ay grooving. Para lagyan ng kanal, para lagyan natin ng lead yung mga lapis natin. Ikalawang proseso ay aking pinuntahan. Lead laying kung tawagin, aking nalaman. Sa gitna ng kahoy na inukitan, doon ilalagay ang graphite na nagsisilbing tinta at panulat. At sunod kong inatupag ay clamping daw ang tawag. Gamit ang malagkit na pandikit, sunod sa bakal ay iniipit para dikit ng lapis ay di maalis. Pagkatapos lagyan ng pandikit, huhubugin ang labis mga dulo ng lapis para ito'y kuminis. Pagkatapos kuminis ay lalagyan ng barnis, first coating at second coating, varnishing kung ituring. Ayan sir, may kulay na po yung lapis. Eh, ano pa po ba yung susunod na proseso? Ito yung pitong proseso at tinatawag natin stamping. Diyan ilalagay ng pangalan. So, pati pangalan mo, pwede natin ilagay dyan. Pwede palang personalize. Personalize, pwede yan. Matapos mabarnisan, makulayan at malagyan ang pagkakakilanlan, nobody's perfect, kasabihang winner. Kaya ang lapis may pamburang kapartner na gawa sa rubber. Konting punas, konting linis, paggawa ng lapis ay finish! Ba, Sir Al, mukhang patapos na tayo. Oo, ito ng packing eh. Pwede na ito yung benta para sa darating na pasukan. Magagamit ang mga estudyante. Magagamit na ito ng mga estudyante natin. Yan nga po ang lapis na gawang Pinoy dapat ikarangal dahil susi sa inyong pag-aaral. Salamat po, Sir Al. Ha? Ito, para sa iyo to, dahil gumawa ka naman ng lapis eh. Hindi na po, Sir. Alam nyo, kaya ko naman bumili. Nakakahiya naman po. Kahit isa lang. Okay na po ito, Sir. Kaya ko naman bumili. Ito na ito. Okay na po ito, Sir. Salamat po. Thank you, Sir.